What's up mga ka-GV? This is your ultimate and uncomfortable GV girl, BG. And today, nandito kami sa Las Casas de Acuzar, dito sa Bataan. And I am with the Bex friends! Kitty and Orly, and of course, kasama rin natin si Mama John at si Mama TJ! And today, para happy-happy, para may ganap tayo dito sa Las Casas de Acuzar, maglalaro tayo ng Philippine History Quiz B a la Squid Game. Kaya naman Philippine History Quiz kasi dito sa Las Casas de Acuzar, ang ganap dito ay very Pinoy, mga makasaysayang lugar, mga makasaysayang mga... Basta ito kung sa kasaysayan ng Pilipinas, ganun. So, ang mga itatanong ko, etong kung sa kasaysayan ng Pilipinas and anything about Philippine and its history. Tuwing magtatanong ako, kailangan syempre sumagot sila. May mga choices naman yon. At since parang Squid Games ito, pag sinabi kong green light, kailangan nilang tumakbo. At pag humudyat ng red light, kailangan namang huminto. Pag nakahinto na sila, sasabihin nila ang sagot nila sa katanungan. At pag mali ang katanungan nila, babatuhin sila ng mahiwagang plastic ng tubig. At maliban doon, aatras sila ng dalawa. Kung sino ang unang makaabante at makakuha ng winning flag, ayun, nandoon sa dulo, siya ang mananalo ng 10,000 pesos! Diba? Meron silang 10,000 piso, meron na silang pamasahe pa uwi ng Maynila dahil iiwanan ko sila dito. Are you ready to win? Okay. Sa Visayas, ang tawag dati dun sa feudal warrior class ay Timawa. Lamang na lamang agad ang paa naman ni Kitty. Dito ka na kaya mag-start, Kitty, para hindi nakakahiya sa'yo. Lamang na lamang ang paa mo eh, di ba? Bago masakop ng Espanyol ang Pilipinas, ano ang tawag sa Philippine Warrior Class of Freemen? A. Maharlika. B. Aliping sa gigilid. C. Mariwasa. D. Maharot. Green light! Red light! Okay. What is your answer? A, B, C, or D? Mariwasa! Si Mariwasa! Okay, dyan ka lang. Ikaw? Hindi na pwedeng ulitin yun. Ah, hindi na pwede. Kaya ilang beses ko nang inulit, diba? Tatanga-tanga ka? Hindi, hindi na pwede. Ano? Kanyari siyang sagot niya. Pwede, pwedeng ulitin. May ganun ba sa quiz B? Pag nasabi na, hindi na pwede. Ano yung si? Mariwasa. Si Mariwasa. Si Mariwasa. Nang gaya lang kasi natatalinuan ka sa kanya. Piling mo matalino to nung high school tayo, kaya naniwala ka sa kanya. Diba? Si Mariwasa. John? Alipin sa gigilid. Aliping sa gigilid, letter? B. Letter B, aliping sa gigilid. Mama TJ, your answer is? Letter B also. Letter B, aliping sa gigilid. Okay. Ang sagot sa tanong na, bago masakop ng Espanyol ang Pilipinas, ano ang tawag sa Philippine Warrior Class of Freemen? Ang sagot mo ay? Mariwasa. Mariwasa, aliping sa gigilid, aliping sa gigilid. Ang tamang sagot ay, wala mo nang gagalaw, letter A, Maharlika. Maharlika. Okay. At dahil wrong ka... Okay. Ano? Sinadya niyo magkamali para makaswimsuit siya. Atras, dalawa! One, two. Orly! One, two, three. Atras, dalawa! Wait lang! Oh, Diyos ka ka! One, two, three. One, two. Ikaw din, Mama TJ. One, two, three. Pang. Ay, hindi pumutok! Hindi pumutok! One, ay, ay, oh, atras na, dalawa. Ay, kunin mo na yung plastic para maitabi natin kasi magpo-pollute tayo. No to pollution tayo. Tanggalin ang mga plastic. Ito pa. Next question. Sino ang utak ng Katipunan? Wala pang choices. Ano to? Wala pang choices. Nahilo lang ba siya? A. Apolinario Mabini. B. Jose Rizal. C. Emilio Jacinto. D. Andres Bonifacio. Green light! Red light! Okay. Dahil nauna kang tumakbo, unahin kita. What is your answer? Sino ang utak ng Katipunan? Letter D, Andres Bonifacio. Letter D, Andres Bonifacio. D, Andres Bonifacio. D,
D. Andres Bonifacio. Apolinario Mabini. Letter? A. Letter A. Okay, ang tama sagot, ang utak ng katipunan ay si letter C, Emilio Jacinto. No one got it right. Okay. Atras dalawa! Atras dalawa! Headshot! Atras dalawa! Atras dalawa! Kala nyo ganun-ganun lang yung 10,000 ah. Oo, basta kung sino unang makakuha ng flag. Ayon sa history, si Emilio Jacinto ang nagsulat ng kartilya ng katipunan at siya ang utak ng katipunan. Si Apolinario Mabini ang utak ng himagsikan. Yung sinagot mo kita, Kitty. Si Bonifacio, nasa monumento. Ha? Tare, oh, di ba meron tayong hair break? Di ba? Saka nakakita na nasa dagat-dagat tayo tapos perfect yung book natin. Okay, question number 3. Good luck, girls! Anong lumang peso coin ang may larawan ng tama raw? A. Piso. B. 2 piso. C. 5 piso. D. 25. Green light! Red light! Simula tayo kay Orly. Orly, what is your answer? Letter B, 2 piso. John. Letter A. TJ. Letter A, ito. Kitty. Letter B. Ang Bex friends, ang sagot ay letter B, 2 piso. Si Mama TJ, ang 2 mama naman, ang sagot ay letter A, piso. Ang tamang sagot ay letter A, piso. Letter A, piso. Buwelo nga ako rito. Atras dalawa! Atras dalawa! Ang pisong standard circulation coin noong 1983 to 1990 ay may mukha ni Jose Rizal sa harap at tama raw sa likod. The tama raw or Mindoro Dwarf Buffalo, or Bubalus mindorensis, is endemic to the island of Mindoro in the Philippines. Okay. Next question. Lamang ang mga mamas of Manila laban sa mga Bex friends. Ang tanong, kaninong hari ipinangalan ang Pilipinas? A. Philip II. B. Philip III. C. Filimon the Fifth, or D. Felipe the Fourth. Green light! Red light! Okay. Magsisimula tayo. Kay Mama TJ. Letter B, Philip the Third. Letter B, Philip the Third. Letter B, Philip the Third. Mama John. Letter B, Philip the Third. Ang mga mamas of Manila ang sagot ay letter B, Philip the Third. Pumunta naman tayo sa Bex Friends. Orly? Letter A, Philip II. Letter A, Philip II. How about you? Letter A, Philip II. Letter A, Philip II. Ang tamang sagot ay... Letter... A, Philip II! Wala pa. Mukha kang 10,000. Doon ka mandarigma ka. Okay. Atras, dalawa. Mama TJ. Ay, ano ba yun? Atras, dalawa! Ayaw ng tubig, lumalayo, ay sa pes. Las Islas Filipinas ang unang pinangalan sa Pilipinas to honor King Philip II, ang 16th century Spanish king. Eventually, Filipinas o Pilipinas ang ipinangalan sa buong archipelago. Next question, ay makamalapit na! Saan sa Bulacan ipinanganak si Gregorio del Pilar? A. Plaridel. B. Pulilan. C. Pandi. D. Bulacan. Green light! Red light! Paano yung mukha, Orly? Yung mukha ni Orly?
Pero dalawa lang naman nakakabang niya. Okay. Letter D. Letter A. Letter A. Letter D. Bibigyan ko kayo ng chance. Meron ba sa inyong gustong magpalit ng sagot? So, nagkapalitan na ng kakampi. Ang isa sa best friends si Kate ay kumampi sa isa sa mamas of Manila. Okay, ang sagot nila ay Bulacan. Ang isa namang ng best friends na si Orly ay sagot ay Plaridel. Sumang-ayon siya sa isa rin sa mama of Manila. Ang tamang sagot ay letter D, Bulacan! Bulacan is the correct answer. Kaya naman, Mama TJ! Ay! Hindi, ayaw talaga! Mama TJ! Atras dalawa! Mama Orly! Ay! Lumapas na naman! Naku, mauubos na yata tayo. Atras dalawa! Ang susunod na tanong ay, ito ang pangkat ng katipunan na pinamunuan ni Baldomero Gio. A. Magdiwang. B. Magdalo. C. Magulo. Or D. Magmaganda. A, B, C, or D. Green light! Red light! Your answer is? Magdalo. How about you? Magdiwang. How about you? Ano ibang choice? Ay, naku, hindi pa yun. Magdalo. Magmaganda. Magdiwang. Magdila. Ay, magkakampi talaga sila. Ano nga kaya? Magdalo. Ang sagot ng dalawa ay Magdalo. Ang mga nasa record ay Magdiwang. The correct answer is letter B, Magdalo! Orly, atras, Bang. Dalawa! Mama TJ, atras, dalawa! Sa pelikulang Rizal sa Dapitan, sino ang gumanap bilang Josephine Bracken? A. Jacqueline Jose. B. Amanda Page. C. Donita Rose. D. Anjanette Abayari. Green light! Red light! Ano na? Okay. Your answer? Jacqueline Jose. Your answer is? Amanda Page. Your answer is? Amanda Page, your answer is? Jacqueline. Oh, nagbalikan yata ang ating mga magkakakampi. Sino kailangan na namin magkakakampi talaga? Sino kaya ang mananalo? Amanda Page or Jacqueline Jose lamang ang pinagpilian nila. The correct answer is letter B, Amanda Page! Yes! Kaya naman! Lot ka! Ano ba? Bakit saka mo po to? Talo ang mga mama o Manila! Nanalo ng 10,000 ang... Kala mo naman siya yung nakasagot? Eh, ito yung nakakuha ng dilaw! Panalo ang Bexpress ng 10,000 pesos! Yehey! Korporasyon? So napagod lang ako? Inechos yun lang akong lahat. Sana na-GV kayong lahat. So magpapaka-GV muna kami. Maliligo kami. Bye!